Good morning, guys. So it's 8:30. Nakapagpagas na rin kami. So pupunta kami niyan sa Kagsawa Ruins para magpicture. Tapos pupunta tayo sa Tabaco Port para makatawid na tayo ng going to Catanduanes. So yun yung plan for today. Saan yung papuntang Kagsawa Ruins? Tita, thank you. Hello, sir. Hello po. May entrance po tayo na 20 pesos. Tapos sa parking fee na 20 pesos. Okay po. Sir, yakit dyan. Tapos baba nyo lang dyan sa parking fee. Hindi ko na po. Baba ka na muna. Baba na. Oo. Dandaan lang, sir, kung yakit dyan. Hindi ko na po yakit. Mabuhangin. Baka mabalahaw ako. Guys, papalipad sana tayo ng drone kaso bawal pala dito. Well, okay lang naman doon sa mga sa police, nagpaalam ako. Wala naman daw problem sa kanila. Ang problema, malapit kasi tayo sa airport. So, na-detect ni DJI na no fly zone. Tapos, ayun, hindi ko na inattempt kasi kwento nung police. May mga instances daw dito na nagpapalipad sila ng drone. Lumilipad na yung drone, tapos bilang babagsak. Dahil parang sinususpend nung ka-up ba yun? So, oh well, picture na lang. Ano yung chili ice cream nyo? Chili ice cream, sir, 50 each po. Mayroong mild, tapos extreme. Ano yung, anong, saan yung mild? Sa mild, sir, meron pong mango, chocolate, then strawberry po. Yung sa extreme, sir, chili flavor po, as in chili na chili na. Ilang level ba? Mild lang, sir, tapos extreme. Ah, gusto mong mag-try na extreme? Ako mag-mild. Meron pang gitna? Wala eh. Sige. So, meron kaming extreme. Chili. Chili flavor. Wala sa ibang flavor kundi chili lang. And then yung mild namin is ito. Chocolate. So, testing. Actually ako hindi ako mahilig sa makang eh. So, totoo lang. Pero, ako hindi natin gaano. Pero, sana mild muna. Sige, yan na simulan mo eh. Hindi. Pamay extreme eh. Bakit? Matahimik ka? Ito lang. Pag nag-extreme ako, wala na. Hindi ko na mararamdaman itong mild. Sa mild mo. Matamis. Chocolate. Ayun. Yung kick niya na nasa dulo. After... After mong matikman yung taste ng ice cream, after niyang malusaw sa bibig mo, saka mo mararamdaman yung chili flavor. Pero itong mild. Mild pa lang. Mild lang. Parang okay lang. Andong ko na nga ito eh. Kailangan mo siyang kainin ng marami mabilis. Para minsan I'll eat it the way I eat ice cream. Ang lasa. Ayun na.
manghang siya, yung extreme. Pero hindi naman nagtatagal. Hindi siya hindi siya as extreme as you would expect compared dito. Hindi kasi masyadong nagtatagal yung anghang sa bibig mo. So sa dila mo hanggang sa medyo taas ng lalamunan. So maramdaman mo lang talaga yung anghang pagka nalusaw na yung ice cream sa bibig mo. Pero lasang sili talaga siya. Kasi maubos ko ito. Siguro style. Kain ka ng kain. Para... Nitsalan yung ano. Although baka masobrang ka na, mabigla ka sa anghang pag nalusaw na lahat ng kinain mo. Kasi yung lamig nakapon eh. Hindi rin pala. Akala ko yung lamig. Sinakon niya yung anghang, nilalabanan niya yung anghang. Pero pag sinunod-sunod mo yung subo, anghang na paahang. Siyempre, madami ng padami kinakain mo. Ayoko na. Feeling ko, the more akong kakain, panghang siya ng paanghang. Okay guys, so, tapos namin sa Agsawa Ruins. Nakakatawa nga eh. Nung paalis na kami, yung pulis, sabi mo naman, bomba! Pati pala mga pulis nagpapabomba din ano. Tapos naiwan ko pa yung GoPro dun sa may tindahan. Buti na lang walang kumuha. Ito, pawis na pawis tuloy ako dahil tumakbo ako papunta dun. Iniisip kong dumiretso na ng port eh. Kasi sa totoo lang, ang dami na nating view ng Mayon eh. Sige, diretso na kami ng port. Di ko rin kasi alam kung gaano katagal yung or kung paano yung pagsakay dun eh. So magtatanong-tanong pa kami. Oh, tapos yung pila, etc. Lalo na Holy Week, baka mamaya maraming sumasakay. So, diretso. Oh, tama. Oh, hindi ko naisip yun, yung pila. Sige, diretso na kami ng port. Google. Saan mo ko dinadaan? Buti nakapag-practice ako konti sa kasiguran. Nagkapari, kala ko papalikuin tayo dun eh. Ay! Doon yung daan? Oh no! Ay na nga ba? Ay nako, Google. Boss, huwag muna kaming harangan. Dumudulas ang aking gulong. Okay lang. Okay lang, relax muna. One down. Tignan natin. Hindi, dalawa naman tayo eh. Kaya mo mawak dito? Boss, pwede patulong? Bigat eh. Dito po, pwede humawak. Oops. Anto. Oops.
Oops, sobra. Pakibaba nung stand. Ayan na. Tumagos. Okay. Masyadong mababa dyan. Sa yung tagas? Baka yung kulat dyan. Pakihawakan. Pag binitawan ko ito, baka tumamba. Yung towel, baba mo. Yan dyan. Hawakan lang dyan, ha. Oh. Okay. Tingnan natin yung damage. Kulant lang siguro yan. Ganyan din nangyari dati. Sige. Doon na sasakay. Yung nadaanan kasi natin, buhangin. Dito, di ba? Ah, oh, dito. Ano, diretsyo na to? Oh, sige. Lakan na lang daw si Mrs. Natakot na eh. Pero buti, hindi kami, walang naipit sa amin. Tsaka malambot kasi yung binagsakan namin. Buha-buhangin lang. Check natin for damages. Side pannier. Actually, itong side pannier lang ang talagang tinamaan. Ito. Yung ilaw natin. Okay pa naman. Nabawasan yung coolant. So, okay, full pa yung coolant. Okay, we're good. We're fine. Ha, tumba kami. Doon, sa may paliko. Mababa? Oo, yung mababa na mabuhangin. Siguro sa talagang pag ganito, mag to, buti nila, ito lang. Yung misis ko, natakot, naglakad na lang eh. Wala na bang rap road dito? Ano na yan, ganito lang. Ah. Okay. One down. Ay, sa bukas guys, nakalabas na tayo dun sa shortcut. Ito na yung highway. Ang ganda ng view naman yun dito. Ando na yung port. Diretso lang? Ano pa? Isti? Coast Guard na kayo, sir? Hindi pa, first time namin. Ano bang kailangan? Ano pa yung proseso, sir? Punta ka muna siya sa Coast Guard, dito sa kaliwa. Okay. Gate lang, sir, na gate. Tapos balik ka dito. Ah, okay. Warsier naman yung hinalap dyan. Ah, okay. Ikot lang ka dito, sir. Bawal daw palang mag-vlog doon. So, kakat ko nilang yung video. Basically,
kailangan nyo ng ORCR para makapag payagan kayo ng Coast Guard. Kung lang ang ORCR, di ka makakapunta kasi hindi nila alam kung nakakaw yun o hindi eh. So, ayun. Meron na kami nito. And ito yung ibibigay sa inyo ng Coast Guard. Tapos, pwede na kami pumunta doon. Pero maglalakad na muna ako, i-tour muna ako. Baka kasi, pagdating doon, dapat sumakay ka na. Eh, di pa kami kumakain. So guys, balik ako. Moto sa inyo, no? Ah, moto. Yung malaki? Oo. Yung po, sir, yung pig na building niya, yung pig na building doon. Anong oras po ba ang biyahe? Alauna po sa'yo. Alauna. Pag pumasok ako, Kasi sa Metalese na yan, kaliwa ka, makikita mo yung pig na building. Kuha ka ng service po, sir. 2 hours yan din. Pwede pagkatapos, sir, pwede pa ako lumabas para kumain o kain na muna kami? Hindi, sir. Kailangan nyo, sir, makuha nyo muna yung... Pagkuha nyo ng service po sa mula yung pig na building, babayaran nyo yan ang window to. Okay. Makabayad nyo doon. Hanapin nyo yung chicken dun sa may guard house. Dito sa parking. May chicken din ang bag. Homemade yung ganito. May presyo ng motor. Okay. Tapos pag okay dun sa presyo ng motor, pupunta ka dito din. Dito magbayad ng motor. So babalik at babalik pala dito. So pwede pa kami kumain pagkakano ng paggagaling dyan. Kung matapos mo agad. Sige. Thank you. Stopping na building sa chicken. Okay, thank you. Ano pa? Diretso na kami. Dito lang po kasi yung auto. Ano po dito pa? Barko na? Opo, yun sa dulo. Thank you. Sige, sige po. Thank you. Sige, sir. Salamat, sir. Sige, sir.
Sir, may sticker na sa'yo. Ay, meron. Yung. Shout out mo na sa'yo. Alex Taocho. Alex Taocho. Teka din. Shout out sa Alex Taocho. Pero bisita, pero bisita. From Alex Taocho. Yun. Subscribe, ha, dito tayo sa Ergon. How long do we gotta stay? For people we don't know what lies. All of the clothes are designed, fast cars and who knows who. Yeah, I know what they wanna say. They're gonna ask me if I'm gonna make it. I don't care if I'm gonna I can be real with you. You're leaning into me, saying stay with me a while. If we leave right now, we can go to a going and gone. So take me home. We can run away to another place, somewhere we can be alone. Take me home, get you elevated till we levitate. Stay for tonight and probably for the next 2 to 3 nights. So ito, may parking siya for motorcycle lang kasi I don't think may kasya yung kotse papasok dito. And ito yung room namin. This is 1,800 for per night. So medyo nakapag unpack na kami ng konti. Pakita ko lang sa inyo saglit. So ito yung room. Yan, aircon, matibay na bed. Wala mga antique to na bed eh, pero mga solid wood to na bed. Yan, and then, may napakalaking cabinets. Sabi ni Mihis, wag ko na daw buksan. Kasi, nilagyan na namin ibang gamit namin dyan. May mga kasama na rin chinelas. Then, ito yung shower. So, may toilet. May partition for shower room. Again, yung tingin na itong room na to is hardwood. So, may hot shower. Ayan. Walang kasamang breakfast. Ano lang siyang kasamang breakfast. And then, for internet, ito, meron silang, I think this is a repeater. So, yun, saksak na lang natin to. Saksak pa natin. Ayan, let's sana malakas yung signal. And hopefully, makapag-upload ako today. Try ko. Medyo pagod na kasi kami. Yeah, so may kettle.
May free tea and coffee, free water. So, ayan. Malamig yung aircon. Ayan yung view. Ayan, may maliit na table dito. Ayan. So, sarili namin yung isang parang unit. Tapos, ayun si Mrs. Nagtatago. So, laki lang tayo dito. Tignan natin kung ano meron. Ayan, meron silang malaking building. Meron din silang kubo. Ah, mas mura yun. Electric fan nga lang. Kaso summer kasi ngayon, kaya hirap mag-electric fan ngayon. Kaya napaka-peaceful ng lugar. May tipi hop siya dun, no? Ayan. Ang hindi lang maganda dito, I think. Parang wala siyang access sa beach. Hindi ko alam kung sa kanila pa yun, eh. Tingnan natin. And may hagdan doon. Ah, may access naman sa beach. Ayun. May access tayo sa beach, guys. Bukod sa beach, meron din silang pool. Ayan. So, yan yung beach. Ah, I think sa kanila pa rin to, eh. Looks like it. Pero ito yung beach niya. Uy, dami talaga. Dami. Ang tulog ako kung nakikita sa camera. Ayan. Napaka ito yung mga kubo. O, kasi sabi may kubo daw sila. So ito most likely yung mga kubo nila. Na, nasa 800 yata or 900. So ito siya. Initially pinaplano namin mag-overnight lang muna dito or 2 nights and then lilipat kami. Pero napakatahimik ng lugar. So baka dito na kami mag-stay for the entire stay namin dito sa Catanduanes, kasi mas preferred kong iwan yung mga gamit para medyo magaan lang, lalo na maglulup kami and then lilipat-lipat ng mga tourist attractions. So ayun, and then kanina may naririnig akong lumalangit-ngit sa motor, eh. Feeling ko nakuhan yun, eh, nung natumba kami. Grabe talaga, eh. Yung mga sapatos namin yung dumi. Pero safe naman kami, wala namang nasakta. So ayun, guys, I think this is it for today. Try kong mag-edit, pahinga muna, edit ng video, try kong mag-upload, gumalakas ang signal. And then, bukas ulit. Bukas, magkakatanduanis look tayo. Ikuti natin ng isang araw lang yan. Sabi naman nung nakausap ko rito, kaya daw ng one day. So, subukan natin. Huwag nilang tayong masyadong mag-stop over kung saan saan para matapos natin. But, ayun. Anyway, nagbibis na si Mrs. doon. O, magmumuni-muni muna ako dito. Ay. Nakapago din pala ang bakasyon, ano? Anyway, welcome to Catanduanes. And sana ma-enjoy yung mga videos na mga pagdating. Sana magustuhan nyo. Kung magustuhan nyo, please like, share, and subscribe. And follow us para sa more videos to come. Bye!